Also, Jovan Valdeos Sawadira Karap. Kulang ang kinain mo, Joey. Ano to? Hindi ko. Sa wakas. Ano ba? KGMMMA, ask ko lang kung maganda bang idea kung magbigay ka rin ng VTR self-introduction, ilagay sa resume mo. Yung link kasi parang style sa Hong Kong kung mag-apply ka ng job. To be honest, hindi ko siya nakikitang important kasi karamihan naman ng mga, can you imagine kung ikaw yung employer tapos may mag-a-apply at 1,000 yung nag-a-apply, you don't have really time na tignan yung link mo para lang kilalanin ka. Siguro much better na ang pagandahin mo is yung resume mo. Make it short, pero ilagay mo lahat ng importanteng details. Yung VTR, I think, kung sumagot yung employer, then probably mas makakatulong sa'yo yung VTR. Pero kung umpisa pa lang, hindi ko nakikita yung importance mo. Meron yung VTR, Mel, sa mga baguhan? Pagka nasa Hong Kong ka, para silang merong live na video. Na self-introduction. Maganda siya kung tutuusin. However, ikaw yung tatayo sa kalagayan ng employer, wala kang time para i-check pa yung... I-check yung mga links. Yeah, pero that's kung ikaw sumagot yung employer and they want to proceed, then dun ka mag-send ng VTR. I think malaki ang maitutulong nun. That's true. Kasi dito, to be honest, mga caps, so to all our cap na nanonood right now, yung oras ng mga employer, prospect employer, especially yung mga puti, valuable yung oras nila. They will, ayaw nilang nasasayang yung oras. Every minute, every second is very important. So, I don't know if they have time to check it, the link. So yun, magandang tanong yun. Kasi maraming mga cap natin that they feel frustrated, they don't know if yung pag-submit nila ng resume or paggawa na lang ng mga application are tama or mali. Kasi wala daw nag-feedback or walang nag-response with their application. So it's a good question. Thank you, Jovan. Pero highlight lang natin si Miss Mel na tuunan yung pansin yung resume. And at the same time, the cover letter, Mel. Yes. Actually, one more thing. Kasi karamihan na ngayon ng mga employer may ginagamit na silang system or portal for resume. So, kung ganun yung case, especially kung agency yung a-applyan mo, wala naman link doon for the VTR. So, consider that as well. Yes. So, yun yung mga kailangan nating i-consider. But, Jovan, this is a very good question. Maraming salamat. Miss Mel, with regards to the cover letter, ano dapat ang kailangan nilang tandaan? I'm going to write a cover letter. Sabing natin, we already mentioned it that the cover letter must be tailored dun sa ina-applyan. Yes. And aside from that, ano pa yung kailangan nilang i-highlight or to make sure na tama yung ginagawa nila? Make sure na basahin mo rin kung ano yung hinahanap ng mismong employer. I-tailor mo yung iyong cover letter and also your resume. Specifically doon sa trabahong ina-applyan mo. Para at least nag-follow through yung experience mo, yung background mo doon sa hinahanap ng employer. Hindi dahil sa nag-post ng trabaho ang employer, it means mag-apply ka ng mag-apply, which is actually yun talaga yung design nun, right? Pero halimbawa, ang background mo is accounting, tapos ang nakita mong job offer or open na trabaho is food counter attendant at alam mo wala kang experience doon at nakita mo yung job requirement is naghahanap sila ng someone na merong experience at least 1 year. So, huwag mo na-apply yan kasi alam mo naman na hindi ka rin makakapasok. That's right. So, at least, tuunan mo na lang yung pansin doon sa pasok ka talaga. And sabi nga natin, I remember I mentioned it on my blog na submit na kayo ng maraming application as many as you can, but bigyan ng quality time din, give time ng effort, kasi as an employer, you put yourself as an employer, ikaw yung nag-i-interview ng applicant, you can feel from the application kung nagbigay ito ng effort,
they can feel na talaga nagbibigay ka ng katotohanan or totoo yung sinasabi mo through your resume. So again, there's a pattern or format na kailangan yung sundin because some of the big companies, they use a software para doon pag-filter ng application. So those are the kailangan ninyong i-consider. Yeah, thank you, Jovan, for your question. And concise. Hindi yes. Yan padamihan ng pages. Correct. Huwag niyo na pong iba, isama yung mga award niyo po. More quiet. Pagin niyo na yung mga personal best information like kailan ang birthday mo, kung ano marital status mo, they don't need it here. Huwag na pong ilagay yung best mat. Yeah. Then joke lang mo po nga.